Hello again, water signs. What's up? Yan yung title ng inyong reading for today. This is a timeless reading. Kung kailan nyo makita tong reading na to, yun yung perfect timing para ma-receive nyo yung mga messages na nandito. Kaya wala itong expiration, guys. No? This is a collective reading. Just a reminder, dahil collective reading ito, maaring hindi mag-resonate para sa lahat. So, kunin nyo lang ano yung mga nag-resonate para sa inyo. At syempre, bahala na kayo mag-connect. Connect the dots, no? Kung nagkakapalit-palit man yung energies ng person nyo or person nyo. Ay, ng person nyo or ikaw dito sa ating reading, no? So, kung gusto nyo guys ng free yes or no reading, abangan ninyo kung kailan ako magla-live sa YouTube, Facebook, or TikTok. At kung gusto nyo naman ng personal reading, guys, PM nyo ako sa aking Facebook page. Paki-like and follow na rin yung link at details na kalagay sa ating description. So, bigay ko muna yung anim na lucky numbers mo, water signs. You have 54, 22, 39, 4, 51, and 24. So, ulitin ko ha. Listan nyo kasi hindi ko nauulitin uli. 54, 22, 39, 4, 51, and 24. So, sana manalo kayo sa loto and balatuan nyo na lang ako, guys. Okay, tignan na natin what's up about you, water signs. Latag muna nating lahat. Kung ano ba itong mga kaganapan na itay. So, baka mayroon dyan mga marunong sa numerology. Lumabas ang matatapang, no? Kasi pag may na-encounter akong mga repeating numbers, guys, sabihin ko sa inyo, ha? I-research nyo na lang kung di naman din kayo marunong dahil hindi rin ako marunong. Baka kasi mga, ano yan, mga hidden messages para sa inyo. No, na kailangan ninyong i-decipher. And since hindi ako marunong, mag-research na lang tayo. So, ayan. Tignan na natin kung may mga repeating numbers dito. So far, wala. Ay, hindi. Actually, dalawang 10. Ayan. So, i-research nyo ano meaning yung dalawang 10 sa reading. Baka naman merong significance yan sa inyo or may maa-unlock na kasagutan para sa inyo. Dalawang 7. Diba? Patalasa ng mata. Meron ding dalawang 7 dito. Baka naman mga ano kasi yan eh. Mga importanteng messages yung ibig sabihin yan pag na-search ninyo, no? So, merong struggling dito. Ayan. May seven of, ano ka? Seven of wands. So, you are struggling about something. Pwedeng you are resisting something. Defending yourself, no? Parang, pwedeng may pinaglalaban ka. Kung ano man yung pinaglalaban mo. Water sign. Grabe yung element ng change para sa'yo dito. Meron kang Wheel of Fortune, meron kang Death. Meron ka pang Ten of Swords. Merong matatapos dito, I assure you, water sign. At kung ano man yung bagay na yan, matatapos na yung paghihirap mo. Yun yung kagandahan dyan sa ending na yan. Kasi yun yung sinasabi ni Ten of Swords para sa'yo. So, kung ano man itong ending na dala-dala ni Death, card para sa iyo, magbibigay sa iyo ng pagbabago. No? At yung ending na yan, yan yung indication na matatapos na itong suffering mo. Itong discomfort, suffering, pain, o kung ano man yan, matatapos na yan. Makakaginhawa ka na dyan. Makakaluwag-luwag ka, makakahinga ka. Mabubunutan ka ng tinik. No? Parang ganun, sa lalamunan. Kasi 'di ba, masakit pag may tinik ka sa lalamunan. Okay, so ano, kailangan mo maging brave dito sa sitwasyon mo, yung nakita ko.
kailangan mong harapin itong pain na to na nararanasan mo. Kasi yung iba sa inyo dito, nakakaranas pa rin kayo ng pain eh. You are still suffering, you are still in pain. Pero gaya nga ng sabi ko, paparating na change is coming, guys. Diba? Familiar ba yung phrase? So, change is coming for you. No? And soon, marirelieve ka na from all this pain, suffering, torture, torment, whatever you call it. No? And you will become victorious. You will succeed. Kung lalabanan mo itong mga pain na to, kung i-embrace mo yung change na yan, it's about how you accept itong change na paparating sa'yo. And kung paano ka mag-deal dito sa mga pain na nararanasan mo, kahit na gaano kasakit yan, no? So you have to be brave para dito, para ma-achieve mo yung success ni Ace of Swords. May magandang naghihintay para sa iyo eh. May Wheel of Fortune ka. So may magagandang changes na paparating sa iyo diyan. No, yung iba sa inyo talaga dito halatang disappointed kayo dito sa bagay na meron kayo. No. Others may see it as a blessing, pero para sa iyo, it's not. Others may see it na napakaswerte mo, pero pagdating sa iyo, hindi ka maswerte rito. So, yun yung energy mo, water signs. I don't know why, no, na despite na meron kang may mga ganyang bagay ka, eh, hindi mo sila na-appreciate or hindi mo ito na-appreciate. So, parang nagiging ingrato ka dito ngayon sa sitwasyon mo. Kasi, meron ka namang napapala eh. Meron namang ino-offer sa'yo, magaganda naman, may mga blessings ka sa harapan mo. Pero hindi mo yan nakikita as blessings, hindi mo yan nakikita as something to be happy about. So yun, in short, hindi ka contento dyan, you are unhappy. No? Some of you are bored, no? At dahil dito sa inyong boredom, kung ano-ano yung iniisip ninyo tuloy na hindi nyo dapat iniisip or hindi nyo dapat gagawin. No, parang nagkakaroon tuloy kayo ng idea or ng iniisip na hindi dapat just because naiinip ka. No? Alam ko na eh. So maybe the root cause of this dissatisfaction that you are feeling right now is dahil dyan sa bagay na yan na nawala sa'yo. And until now is hindi mo pa rin matanggap na wala na talaga tong bagay na to. And no matter how beautiful these blessings na nasa harapan mo is, hindi mo siya na-appreciate. Dahil nga, fixated ka dyan sa bagay na yan na wala na. At alam mo namang wala na. Pero you are still focusing dyan sa bagay na yan. And hindi mo na-appreciate ngayon kung anong magagandang bagay or blessing na meron ka. Kasi gusto mo yung bagay na yun. Pero wala na yun eh. Tapos na yun. No? Tapos na yun, water sign. So, meron din ditong, ano eh, o oh, diba, binabalik-balikan mo yung past dito. Nakita ko na, ayan o. Oh. Kung hindi man ikaw yan, itong person na yan, kung sino man yan, or memory na bumabalik sa'yo, yan yung gumugulo sa isip mo. Yan yung reason bakit hindi mo ini-embrace itong pagbabago, itong changes, or hindi mo ini-embrace itong mga blessings na meron ka ngayon. Okay? Yan din malamang yung reason bakit hindi ka nagiging masaya. Kahit na tinatanong mo sa sarili mo, bakit nga ba? Ang dami kong blessings, andito ito, kompleto naman ako, pero bakit ganun? Parang feeling ko hindi pa rin ako masaya, parang may kulang. Kasi yun nga, nagkakaroon ka ng confusion.
Kaya nga may mga bagay na dinidelete sa buhay natin ni God and the universe is because may reason. Pero minsan, we choose to, alam mo yun, cling dun sa mga bagay na yun. So, yun yung nakakapag-stunt ng growth mo, yun yung nagiging reason bakit may blockage ka, bakit hindi nag-i-improve yung mga bagay sa'yo, yun yung reason. Kasi you are stuck in that, ewan ko, kung ano man yung bagay na yun, no? Kasi pinipili mo yun. So, bottom line, guys, buhay nyo pa rin yan, no? No, sinasabi ko lang, pag-uusapan natin, kasi nakikita ko rito. Kasi you are resisting, eh. Nakikita ko, you are resisting something. No? Matindi yung resistance mo dito. Kaya siguro, no? Pero iba sa inyo, gaya nga na sinabi ko, may naghihintay sa inyo magandang change. Okay? So, kung i-embrace niyo itong bibibigay na ending and transformation ni Death Card and ni Ten of Swords, no? Yun yung mga makaka-achieve sa inyo ng Wheel of Fortune ng magandang pagbabago. Okay? Yung iba sa inyo dito, literal na stuck na talaga. Kaya nakabitin pa rin kayo, eh. Hanged man. So, para kayong na frozen and na preserve kayo sa ganong form. Na preserve kayo, na ano kayo doon, na kumbaga nag time stop. No? Pause, stagnation. Kasi ang ibig sabihin ni Hangman, pwedeng stagnation, temporary na pagkakatigil, no? Pero yung iba sa inyo dito, may enlighten. Yun lang yung masasabi ko. Ayan. May enlightenment na daladala yung Hangman, eh. So, meron kayo ditong maaaring magbago yung pananaw ng iba sa inyo. Totally magbago yung perception ninyo tukol sa bagay na ito. No? Okay, tignan na natin yung what's up about your love life, water signs. Paradise. Hand of Cards and Axe. O, diba? Sabi ko, eh, meron na talaga dapat maputol dito. May palakol na. Ayan, oh, stop the pattern. Whatever this pattern your cards are telling you, dapat na siguro talaga maputol yan. May breakup, may separation. So, may ending. Ending, no? Gaya yung sinasabi ko kanina. May ending na. May iba sa inyo dito, nakaranas ng abandonment. So, may literal na breakup. Meron na something na dapat na talagang putulin or putol na talaga. Okay? So, take a chance. May Hand of Cards ka dyan. Yun yung sinasabi ko, embrace these changes. Embrace kung ano man itong mga chances na binibigay sa'yo ni Wheel of Fortune. Yan yun. Take a chance, take a risk. No? Becoming strategic. That is the Ace of Swords telling you, no? You have to gamble. Talagang ganun, eh. Life is a gamble. Kailangan mo sumugal. No? Yun lang yun. Kung talagang gusto mo makahit ng jackpot, meron talagang time na kailangan nating sumugal. Or else, kung contento ka na dyan, wala kang gagawing risk. No? Kumbaga, depende pa rin sa inyo yan. So, merong paradise, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, and enjoying each other. So, yung iba sa inyo dito, very blissful ang inyong love life. Na-enjoy ninyo, na-appreciate ninyo isa't isa, no? And very happy kayo. Okay? So, tignan naman natin ngayon ang what's up ang sasabihin sa iyo ng mga English mo. Advice nila sa inyo, no? Water signs. No daw, o big no, kung ano man yan. Nasa isip mo. O ba yung tinatanong mo, nasa isip mo, sabi sa inyo ng English mo, wag na wag.
with an exclamation pa, hindi daw, no? Hindi, no. Okay, maliwanag yan. At isa pang advice nila is ask your angels. O, diba? So, try nyo lang magtanong sa angels nyo. Try nyo lang magdasal at tumingi kayo ng signs. Malay nyo, sumulpot na lang yung mga signs na yan, yung mga sagot sa tanong ninyo. Okay? So, maraming salamat. I really appreciate you guys being here. Water signs, no? Kung na-appreciate nyo itong ating reading, don't forget to comment, like, and share. Siyempre, kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, don't forget to subscribe. And siyempre, huwag ka na rin mahiya, itap yung bell icon na yan para wala kang mamimiss na reading. Siyempre, paki-like and follow din yung ating Facebook page. I wish you all the best at kita-kits po sa ating next reading.